guys, it's Nikki. Welcome back to my channel. For today's video, I'll be sharing with you my very own version of affordable beginner's makeup kit. So, ayan. So, if you wanna know what is inside of this bag, please keep on watching. This bag is from SM Department Store. Nabili ko siya specifically sa SM Seaside, Cebu. Ayan. 150 lang siya or 169. Basta may maliit siyang version na to. Size niya is, ang tawag dito, pencil case size. Yun naman, 129. So, I guess 159 to or 169. So, ayan. Ang cute lang niya. Ang laki niya. Tapos, ang shala pa niya kasi gold yung ano niya, dating. So, ito yung overview. So, let's start. So, first off is, of course, primer. Ayan. I have here the Quick Effects No Shine Mattifier. Na lang siya. 299. Tapos, 30 grams na siya. Gusto ko sanang i-recommend sa inyo yung sa Maybelline, yung BB Skin. 299 din siya. Pero kasi yun, parang, hindi, for me ah, hindi siya good for oily skin. Unlike this one, talagang okay siya for 2 to 3 hours. Pero yun kasi ang bilis niyang mag-oil update. Kaya, mas prefer ko tong Quick Effects. Ayan. Tapos, meron naman din tong tubes or I mean sachet. Mas mura yun, 99. I-try nyo na lang muna din nyo kung iyang kayo. Pero, yan. I have this in my kit. So, next is... So, for foundation, I have this Maybelline Matte and Poreless from Fit Me Collection. Ayan. Ano siya? $3.99 lang siya. Tapos, ayun nga, dahil oily skin nga ako, kailangan ko is yung matte. So, ito yung pinaka nagustuhan kong foundation na matte. Tapos, super affordable pa, diba? Tapos, I'm in the shade 120. Ayan. Hindi naman porket beginner ka, hindi ka na pwede mag-foundation, diba? So, kailangan mag-explore ka. So, I highly recommend this one kung gusto mong mag-umpisa na tapos oily ka pa. Ayan. Gamitin mo to, try mo to, kasi maganda siya, tas diba, ulit-ulit na ako, super mura lang niya para sa quality niya. So, ayan. Meron din naman tayong BB cream dito. I have this Eye White BB Holic Everyday BB Cream. I'm in the shade light, ayan. So, ito naman, $1.99 lang. So, $1.99 lang ba to? No, $1.59 lang. Or $1.60. $1.59.50. Meron din naman tong sachet. So, kung hindi kayo hiyang, try nyo muna yon yung sachet. Mag-try muna kayo ng sachet para hindi masayang yung chip kung bibili kayo. Pero ito kasi, maganda siya lalo pag sinabayan mo ng primer. Ano lang siya, super lightweight. Tapos, may coverage siya. Pero konti lang, enough to hide yung mga simple chima mo sa mukha. Parang mag, ano lang, brighten up lang yung mukha mo. Good siya for that. Ayun, kung ayaw mo masyadong harsh yung, ano mo, yung pag-umpisa mo sa makeup, mag-gumamit ka muna ng BB cream instead of foundation. Pero, it's up to you naman eh. Pareho lang naman itong maganda. For me, ayun. So, there. Next naman is, of course, concealer. Kailangan natin ng concealer. Beginner or professional, kailangan mo ng concealer. Para sa mga unexpected shima, tapos for brightening our dark circles or under eye, ayan. I have here the Maybelline Fit Me Concealer in the shade light. Mura lang to, $1.99. Ito yung pinakamagandang concealer na mura out there dyan sa mga department store, Watsons. Ito yung pinakamaganda, I swear. So, ayan.
Now naman is powder. Hindi po ako sponsor ng Maybelline or what, pero ito yung mai-recommend kong powder sa inyo. Itong Maybelline New York Clear Smooth All-in-One with SPF 32. Tapos maliit lang yung binili ko kasi gusto ko nga lang din siya i-try. Pero nagustuhan ko siya. Ayan. Na nakita nyo. Nasa yan. Maganda siya for oil, for setting your ang tawag dito, concealer. Hindi siya namumuo. Hindi siya cakey. Ayan. So, maganda siya for me. Try nyo. Pero meron din akong maire-recommend na isa pa. Ito, from Nietzsche na naman. Ito naman, 100 pesos lang. Actually, Michelle D. made me buy this. Ayan. Maganda rin to. Parang same nga lang sila. Pero, dahil mas maliit to. And Maybelline. Ito na lang yung mas prefer ko. Ito, 149 pesos. Ito naman is 100 pesos. So, mamili na lang kayo dito sa laptop. Pero, two, maganda sila pareho. So, next naman mascara. Ayan. I have this, the most affordable and maganda ring. Maybelline na lang. Please, Maybelline, sponsor picture. Ayan. Pero maganda kasi din talaga to. Itong Hyper Curl. Tapos super mura lang siya. $199. Minsan nag-$149 pa nga siya. Tapos ayan. Maganda siya. Tapos waterproof. Diba? So, makikita mo siya everywhere. Yun yung pinakamaganda dito. Mura na. Makikita mo pa siya everywhere. Next is ang kilay. Ito naman, this one is from Ever Bilena. Ito yung Evera eye pencil. Actually, pang ano talaga ito eh, pang mata. Hindi siya pang kilay. Pero, maganda din naman siya pang kilay. So, di ba, why not? Ito naman, magkano ba ito? This is only 80 pesos. Ayan, malaki na siya, mahaba. Next is eyeliner. I have this from Sansan Water. Sansan, dun sa may HBC. Alam niyo naman siguro yun. Ayan, waterproof eyeliner pen with vitamins A, C, and E. Ayan, mura lang to eh. Ayan, eyeliner is only 85 pesos. Maganda siya. Super black. Tapos maganda din yung ano niya, yung tip niya. Hindi siya yung malambot, hindi rin siya masyadong matigas, so maganda. Pero yung waterproof claim niya, hindi naman masyadong waterproof din. Ayan, so kung gusto mo nang mag, parang practice, mag-eyeliner, try this one. Maganda siya. Though hindi nga lang siya talaga ganun ka-waterproof. Next is, meron lang ako ditong ano pala. Ayan, ito lang yung ginagamit ko. Curl lash, spoolie, and brush. Para sa other dark circles, para iset ko yung concealer. Ayan, I have that. And next is itong tatlo. This one is from Natasha. Ito yung lip and cheek tint nila. Pero usually ginagamit ko to sa cheek lang. Pag nagmamadali ako, yung wala na akong time mag-ganun ng gantong klaseng cheek tint. Ito, madali lang. Ayan o. Gaganyan mo lang talaga siya to death. Tapos, di siya namumuo agad. Ay, bendable siya. Tapos, medyo pigmented din naman siya. Good for, everyday makeup. Ayan, Natasha. 180 pesos. Mahal para sa ganito kaliit na product. Pero, okay na din. For me. Next is lip products. Ganda nito for cheek. Super ano na to, tagal nito sa bisni mo pag nilagay mo. Kahit magbasa ka ng Japan. Ang ganda nito. Pero sa lips, hindi siya masyadong maganda. So, kasi ano siya eh, watery. Eh pag dito, kailangan medyo thick yung consistency pag lip tint eh. Pero, paganda naman siya pag lip. Pag cheek tint. Maganda. Tapos, ma'am, she, 80 pesos lang. Diba? Yung KJM kasi, maganda rin sana yun. Kasi namamahu yun eh. Alam yun dito. Diyan, namamahu siya. Ewan ko kung bakit. Pero ito naman hindi. Kahit ilang beses kong gamitin, kahit sa lips ko, hindi. Tapos, mabibili nyo ito sa BTM&M.
Tapos, for my lips, lipstick, parang gusto ko, Bababoom. Ito yung ginagamit ko. Natasha. Everbilena Matte in the shade Vogue Diva. Gusto mo yun? Ay, super red niya, ma'am. Shade. Ayan. Yung pag gusto mong magmataray, pag gusto mong magsiga, ayan. Ito yung ginagamit ko. So, ayan lang yung mga maishishare ko sa inyo. Lahat ng products na nabanggit ko ay super mura and makikita nyo saan-saan. Ito sa online. Ito naman dyan sa mga kapitbahay niyo. For sure may nagnanata siya dyan. Yung BB Holic meron sa 7-Eleven, meron din sa Mercury. Ito sa Watson's. Tapos yung mga Maybelline meron yan sa department store, Watson's. Ayan. Tapos, ayun. Yun lang yung i-share ko sa inyo for beginners makeup kit. Ayan. Mag-umpisa kayo sa umpisa. Mag-explore kayo. Doon muna kayo sa mura. Kasi huwag muna kayo mag-spend ng masyadong malaking pera para sa product na hindi nyo pa sure. Para hindi sayang pera. So, ayun. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo yung share ko and sana may natutunan kayo. That's it. Thank you for watching again. See you on my next one. Bye! So